Hello guys! Yes, hello, hello, hello sa inyong lahat. So, yan. Sorry guys kung hindi ako makapag-vlog this past 2 weeks kasi wala talaga. Busy talaga ako kasi, ayan, ibabalikta ako lang sa inyo guys na ayan, mag-a-abroad na po tayo ulit mga kapatid. Abroad na po ulit ako at after 1 year actually wala talaga akong trabaho, so wala akong income, lahat ng naipon ko, lahat ng mga ano ko is palabas lahat, so walang-wala na talaga ako, so buti na lang talaga may nahanap akong work. So ayan, today is actually January 30, and then tomorrow is January 31, so bukas po ang ating flight papuntang Saudi Arabia. So ayan, buti na lang talaga may nahanap akong work kasi ang hirap sa panahon talaga ng pandemic na to is wala talaga tayong mahanap na kahit na anong trabaho. So ayun, buti na lang talaga may nahanap ako. At isa pang balita guys, at magkikita na rin kami ng aking partner. Ayan, sa mga kaibigan ko dyan at mga nakakilala sa amin, kilala nila yung partner ko. So by the way, papakita ko pala sa inyo kung sino siya. So ito po siya. Yan. Yeah, we've been couple for almost 10 years. Yan, magti-10 years na po kami this June. So actually LDR po kami since 2017 kasi last 2017 nag-abroad po ako pupuntang Malaysia. And then, siya naman po ay nandito sa Pilipinas noon. And then, he decided to go to abroad also para po maghanap buhay. So, ayan. So, 5 years po kami hindi nagkikita personally. Ang mode of communication lang talaga namin is messenger. So, good thing may messenger talaga. So, sa mga LDR dyan, kuyo kayo sa akin yan. Kuyo kayo sa akin ngayon kasi magkikita na kami after 5 years. Ang tagal namin hindi nagkita. So buti na lang talaga nakahanap ako ng mas malapit na work para sa mas malapit na work sa kanya. And good thing talaga at nahanap ko siya kasi ayan, magkikita na kami after 4 years, after 5 years. So actually na-miss ko talaga siya kasi hindi na kami, wala lang kami physical contact. Physical contact, hindi naman yun. Parang hindi namin nagagawa yun to usual namin ginagawa, like dating or something like that. So buti na lang talaga ay nakapag nakapaghanap ako ng trabaho malapit sa kanya. So para hindi na kami mag LDR. So ayan, agwat-agwat na lang jeep-jeep na lang or taxi-taxi na lang ang distansya namin. So ayan, i-update ko kayo tomorrow guys. So tomorrow po yung ating ng ating flight papunta roon sa kanya. So i-update ko kayo. I'm so excited kasi parang ang tagal na namin hindi nagkita ng personal. So hindi ko alam kung anong magiging reaction niya. So sana maging masaya naman siya noon, tagal-tagal na hindi nakita noon. So ayan, i-update ko na lang kayo tomorrow guys. So ngayon hanggang dito muna at i-update ko kayo maya-maya kasi madaling araw akong pupunta ng mamaya pala. Bukas pala, sorry. Kasi bukas pala na madaling araw ako babiyahe papuntang Terminal 1 dahil marami, alas 6 kasi ang call time namin ng mga kasama ko. Kasi madami atang fill upan doon sa mismong, sa doon, sa airport. Madami doon i-fill upan doon. So, kailangan namin mag-aga-aga kasi alam nyo na. So, ayan. I'm so excited na makita na siya. Kasi ang tagal-tagal na talaga namin makita. So, ayan. Papakita ko sa inyo guys yung aming pagkikita. So, abangan nyo yan. Ganito muna. Update ko kayo tomorrow.
morning, guys. Yes, andito na po ako. Nakarating na po kami ngayon. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi ang dami kong parang ang dami namin inasikaso na ano, pag-ayos. Nag-ayos kami ng kwarto kasi medyo makalat pa. So, ayan. Hindi pa kami nakikita ni Frank actually. Hindi pa kami nakikita ng jowa ko. So, magkaano na lang kami. Magsiset muna kami ng day kung kailan kami pwede magkita kasi naka-quarantine pa kami ngayon dito sa accommodation namin. So, hintay muna namin yung aming swab test kasi today is mag-swab test nga muna kami. So, today is Monday nga pala. So, ayan. Wait na lang kami sa ano, sa update kung anong oras kami mag-swab test ngayon. So, mamaya na lang ulit, guys. Update ko kayo.